ngayon mga gilyo naming tagapakinig, narito ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Batas Pambarangay sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ayan, Veronica. Pinupuri kami ni Bayaw sa social media, sa telebisyon at radyo. Kami raw ang dapat pamarisan ng mga opisyal dahil tunay at dapat magsilbi sa bayan. Dahil wala kaming sinasanta, walang kamag-anak, walang kumakumare, kumpare, walang asawa o kapatid. Kung nagkasala, kailangan maparusahan. Ha? Ganun ba, Cap? Oo, Veronica. Papasok na ako sa opisina, Cap. Naku, huwag kang pumasok dyan, Cap. Dito na lang tayo magkwentuhan sa labas. Okay na dito. Ayaw ko. Mainit dito eh. Kaya halika, pumasok na tayo sa loob at ispahin mo ako sandali. Pagkatapos ay alis uli ako. Dahil hahanapin namin si Punyang at huhuliin namin buhay man o patay. Halika na. Huwag kang papasok! Punyang, nandito ka! Papatayin kita ka naman, kita! Huwag mong papatayin si Aling Punyang, huwag! Papatayin kita, Punyang. Marami ka nang ginawang problema. Kaya papatayin na kitang animal ka. Huwag ka niyong, huwag! Kakayaw! Inaatake na naman siya. Mabuti pa, umalis ka muna. Maghanap ka na lang ng ibang mapagtataguan mo. Baka tuluyan ang mamatay si Kapitan. Dalihan mo! Sige, doon muna ako sa siyan magtatago pansamantala. Sige! Kap, kumusta na ang pakiramdam mo? Veronica, ang dibdib ko ang sakit. Halos hindi ako makahinga. Lips to lips mo ako. Ang ibig kong sabihin, masahin mo ang dibdib ka. Sige. Ililips to lips to ka. Mamasahin ko ang dibdib mo. Ganyan, Veronica. Nagiginawa na ko sa ginagawa mo. Pakilak ang pinta. Ano? Nakukap. Naatake ka na nga. Gusto mo pang umiskor? Naku, wag muna. Baka lalong atakin ka. Lola Insiang, nasaan na tayo? Hindi ko na alam ang lugar na ito. Nasa Naga na tayo. At nandito tayo ngayon sa Barangay San Felipe. Ano? Barangay San Felipe? Ito? Anong gagawin natin dito, Lola? Ano pa? Di magtatago tayo. Pero kailangan, alamin muna natin ang patakaran nila dito. Baka malabag na naman natin. Huliin tayo ng mga CBO. Katulad ng pinanggalingan natin. Natatakot ako, Lola. Baka biglang may humuli sa ating CBO dito. Basta manahimik muna tayo. Huwag muna tayong magraket. Baka maulit yung nangyari sa akin. Barangay Patrol pala nila yung kukunan ko sana ng gulong. Lola. Mabuti na lang hindi kayo pinatay. Kundi bangkay na sana kayo ngayon. Oo nga eh. Pero mabait yung punong barangay nila sa barangay Tula-Tula. Kundi patay na ako. Kaya kailangan kapag may pupuntaan tayo, aalamin muna natin ang kwan patakaran sa kanilang barangay, Lola. Oo, Bunjay. Katulad ngayon, hahanapin natin ang mga barangay officials dito at makikipagkilala tayo. Sabihin natin, turista tayo para hindi tayo paghinala ang masamang tao. Nako, Lola. Mukha nyo lang
Lata ng masamang tao kayo. Hey, Bunjay! Eh, tumigil ka nga dyan. Eh, kapag kanapi ko na ka, ililigaw na kita rito. Huh? Bahala ka, iiwanan kita. At bahala ka na sa buhay mo. Lola. Pangatlong araw na namin dito sa piitan. Pero si Pare Adong, walang pakialam. Eh, natimpan niyang ipagkanulo ako. Tarantado kang Pare Adong ka. Sayang, binigay ko sa iyong tiwala. Traidor ka rin pala. Katulad mo rin si Pareng Gusteng. Pero humanda kayo. Gaganti ako sa inyo. Kapag nakalabas ako rito, gaganti ako. Ay, gago ko talagang paring andun ka. Nakatulog, natulog siya. Hindi mo man lang ako matulungang mag-isip kung paano tayo makakalabas dito. Nako, nakakainis ang itsura mong natutulog. Parang nang iinis ka pang gago ka. Nangangiti pang gago. Ang sarap mong sapakin. Nako. Pwah! Veronica? Napansin mo ba na tahimik ngayon sa barangay natin? Oo nga, Pining eh. Napansin ko rin. E paano namang hindi tatahimik? Eh, wala na yung mga pasaway. Tama ka, Veronica. Talagang sila lang ang gumagawa ng problema dito eh. Pati si Aling Insyang at Bunjing Palay, wala na rin dito, Pining. Oo, Veronica. Wala na rin akong balita sa kanila. Alam mo, si Aling Punyang lang ang problema ngayon nila Kapitan at Vice Mayor. Ikaw naman kasi eh, kung bakit mo pa binigilang si Cap sa gagawin niya sana sa kanya. Bigla nga kasi akong naawa sa matandang pangit na yun eh. Ay nako, believe na talaga ako sa'yo. Kahit marami ng kasalanan sa'yo, ang Aling Punyang na yun, eh nagawa pang maawa sa kanya. Alam mo ba na may kasabihan na ang maawa ay siyang magiging kawawa? Oo, alam ko yan, Pining. Pero ayon sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 7 hanggang 9, mapalad ang mga mauwain dahil kaawaan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Palibhasa kasi, anak ka rin yata ng demonyo. Ah, Veronica? Nandito na ako sa palengke ng naga. Saan kaya natin hahanapin sila, Ate Kulasa at Shirley dito? Hindi ko na sila matawagan eh. Walang signal. Ay tapos, lubat pa ang cellphone ko. Lola? Paano kaya to? Oh. Ang ingay-ingay niyong nakikipag-usap sa akin para kayong nasa malayo. Ay, ganun ba? Gutom na ako, Lola. Anong kakainin natin ngayon? Ano pa? Di maghanap tayo ng makakain. Pero wala tayong pira, Lola. Ha? Lola,
Yung babae, oh, itinapon niya sa basurahan yung pagkain niya. Marami pa yun. Kukunin ko, yun ang nang kakainin natin, Lula. Ay, nako. Swerte natin, Bunjeng. Marami pang tira. At may hita pa ng manok. Kakainin natin na agad. Ang sarap. Huwag kayo! Eh, nako. Nakita tayo ng pulis. Huli daw tayo. At papalapit siya sa atin. Mamang pulis, anong kasalanan namin? Eh, kumakain lang naman kami dahil gutom na talaga kami. Eh, bawal ba ang kumain dito? Hindi! Pero nilamag ninyo ang ordinansa sa bayan. Pero, hindi nyo ba nababasa? Ang laki-laki ng nakasulat! Hindi ba kayo marunong magbasa? Eh, nako, marunong akong magbasa. Eh, second owner ako nang nasa grade 1 pa ako. Yun naman pala eh! Bakit hindi nyo naintindihan ang nakasulat sa panel? Hello! Ang laki-laki! Basahin nyo! Bawal magkalkal ng basura. Ha? Nako, patay! Hindi ko nabasa kaagad ito. Eh, nako, Sarinto. Pasensya ka na. Pasensya na kayo, Sarinto. Anong pasensya, pasensya? Nakakatako naman kayo. Halika kayo! Sumama kayo sa akin sa presinto. At doon na kayo magpalibarap. Huwag kayong tatakbo. Dahil kung hindi, mamanalig ko kayo. Ano bang kabalasan ito? Malas ka talaga. Malas ka talaga, Bunjeng, kung ikaw ang kasama ka. Malas! Lola Isha. Pare, saan ba talaga tayo pupunta? Eh, bahala na, pare. Kailangan makalayo muna tayo. Dahil galit si Vice Mayor agad sa atin. Baka pagbabarilin tayo. Hindi na tayo aabutin ng Semana Santa. Saan tayo pupunta? May alam ka bang titirian natin sa pupuntaan natin? Oo naman, pare. Matalik na, kaibigan ko yun noon na nasa Bagyo pa ko. Parang magkadugtong yung mga bituka namin eh. Napakabait niya sa akin, pare. At nangako siya na kapag makakadalaw ako sa kanila eh, sabihin ko lang daw ang pangalan niya, siguradong hindi tayo gagalawin. At ihahatid tayo sa kinaruroonan niya. Ganun ba, pare? Siga ba yung kaibigan mo, pare? Ay, oo, pare. Eh, katunayan eh. Eh, kami ang siga doon sa dating tinitirahan namin sa Manila. Ganun ba, pare? Sige. Ipakilala mo rin ako sa kanya. Sabihin mo sa kaibigan mo na siga rin ako. Sir, saan kayo pupunta? Sa Bagyo, pare. Huwag mo na kaming tikitan. Mga pulis kami. At may mission kami doon. Ha? Pulis kayo? Oo. Nasaan na? Huwag ka nang tanong lang tanong. Sundin mo lang yung sinabi ko, bata. Naiintindihan mo ba? Ha? Opo, sir. Sige, hindi ko na kayo titikitan. Ha? Oo, pare. Nasaksihan mo ba kung gaano ako kasiga? Oo, pare. Siga ka nga talaga. Magkatulad na tayong siga. Ako lang, pare. Pwede ka. Thank you.
pare. Anong lugar ito nga kinaruroonan na natin? Eh, ayon sa napagtanungan natin eh, barangay Atok Trail na raw ito. Tamang-tama pare, oh. taga rito, yung sinasabi kong siga na kaibigan ko. Taga rito yun. Magkakain na rin tayo ng libre sa wakas, pare. Oo naman, pare. Deka. May karinderya pala tayong madadaanan, pare. Mabuti pa'y kumain muna tayo. Tapos maghanap tayo ng beer house at iinom ng kaunti. Bakit? Ah. May pira ka pa ba dyan na, pare? Pero ako wala na eh. Wala na rin akong pira, pare Adong. Kung wala ka ng pira, di wala na rin ako. Paano tayo kakain dyan, pare? Paano? Relax ka lang, pare. Hindi ba kasasabi ko lang sa'yo? Nang sabi ng kaibigan ko, kapag nakarating na ako sa lugar nila, sasabihin ko lang yung pangalan niya at irerespetuhin tayo. Isika yun dito, pare. Kaya kakain tayo at ipapalista natin sa kanya. Oo nga, ayos pare. Halika, mag-order na tayo ng kakainin natin dahil gutom na ako. Sige pare, halika na, bilisan mo. Baka maubusan tayo, babagal-bagal ka kasi, bilisan mo. Veronica, wala ka bang napapansin dito sa barangay natin? Ha? Wala naman. Bakit ikaw? May napapansin ka ba? Meron. Ha? Ano yung napapansin mo? Baka, ano na yan ha? O, baka ako yun. Dahil gumaganda ako ngayon, di ba? Hindi. Jokingly aside, talagang may napapansin ako. Ano nga yung napapansin mo? Sabihin mo na kasi kaagad. Pa-English-English ka pa dyan. Napapansin ko kasi na hindi lumalabas yung mga pasaway na kagawad at ang mga alipuris niya. Si Naaling Insyang at si Bunching. Pati si Kagawad Adong, hindi ko na rin nakikita. Ha? Oo nga eh. Alam mo, Veronica, kinakabahan ako. Bakit ka naman takabahan? Hindi ka ba nasisiyahan dahil wala na yung mga pasaway dito? Baka idinispatsa na sila. At pagkatapos madadamay tayo. Iimbestigan tayo. Matapang pa naman si Senador Idol Jovino na mag-imbestiga. Ano? Ikaw talaga, Pining, kung ano-ano ang pumapasok dyan sa isipan mo. Advance kang mag-isip masyado. Posibleng mangyayari itong sinabi ko sa'yo. Kaya kailangan mag-matyag tayo mabuti. Baka magkatotoo ang hinala ko. Ang sarap talaga ng mga pagkain nila dito. May bagna pa, anak. Pare. Ako rin eh. Ay, busog na rin ako, pare. Busog na busog. Upang kumain, pero napapansin na tayo ng mga tao. Nakakaya naman. Kumain ka lang ng kumain, pare. Walang problema. Pare. Hanapin na natin yung kaibigan mong siga para makapagpahinga na rin tayo. Parang gusto ko lang matulog. Sige, sandali lang ang tatawagin ko yung waiter at ipapalista sa kaibigan kong lahat ng nakain natin. Sige pare, tawagin mo na. Shhh! Waiter! Halika nga rito! Rika!
Ano po yun, sir? May order pa ba kayo? Ay, wala na. Kwan, pakilista muna lang sa kaibigan ko itong nakain namin, ha? Ano? Inilista na sa kaibigan nyo? Sinong kaibigan nyo? Eh, katulad kong siga yun. At dadalawin namin siya ngayon sa bahay nila. Ang bill niya kasi sa akin eh, isa raw ang bahala sa akin dito sa lugar ninyo. Di ba barangay Atok Trill ito? Opo, sir. Oo. Oh. Sabi ko na nga ba eh. Si Joe Firmin. Joe Firmin? Oo. Awan mo? Ha? Anong awan mo? Nga. Mga manulungin kayo na. Magkakagwa. Mga kasama. Kayo ng kules o tanag. May dalawang manluloko rito. Nako. Hindi kami manluloko. Mga mababait kami. Sa katunayan eh, kagawad kami, di ba, barangay me? Kaming dalawa, nitong kasama ko. Opo. Kagawad kami. Kagawad kami. Oo. Oh. Mababait kami. Oo, oh, maong. Kami nga datis niya tao. Oo, oh, maong kami to. Hindi kami naniwala sa inyo. Ah, busy tirayan ni Nima. Doon na kayo magpalimanag sa barangay hall. Hindi na. Makita ka ka na si Kapitan Kundle. Sabihin mong may dalawang manuloko rin ka. Ha? Pare, nako. Ito, hindi nila kilala yung sinabi mong kaibigan mo. Oo niya to, pare. Ang nakabat. Nako, pare. Patay. Kailangan makalis na tayo kagad dito bago dumating ang mga simio. Galala, pare! Kaya ang kahihinatnan nila kagawa dasyong at adong mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Batas Pambarangay sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!